Hello sa inyo mga kapatid, kaibigan, mga katropa at mga kababayan na nanonood ngayon sa aking YouTube channel na may title na My Hiding Place TV. I am Francis Coronel, ang inyong lingkod sa channel na ito, and I am a Christian vlogger and singer. At sa channel ko na ito ay ating pag-uusapan ang mga positibong usapin patungkol sa personal na buhay, pamilya, pag-uugali at pamumuhay sa paraang nakasentro sa makakristyano at makadiyos na pananaw. Sa channel ko na ito ay nagbabahagi din ako ng mga Christian cover songs na inyo ring maririnig na aking inaawin. Ako ay nag-upload ng aking video 3 beses sa isang linggo. Isang magandang araw muli sa lahat ng mga subscribers natin sa oras na ito. At magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa lahat ng ating mga tagapanood. Ano? At kayo ay nanonood ngayon sa aking channel na ito na My Hiding Place TV. Muli, ito po ang inyong lingkod, Francis Coronel. So, kung bago pa lamang po kayo sa channel namin ito, no, ay huwag natin kalimutang i-share at mag-subscribe. And don't forget to hit the bell button para tayo po ay patuloy na ma-update at makaroon tayo ng mga notifications just in case may mga bago po tayong video kagaya nito. Lagi nating naririnig, ano, yung salitang parang awa mo na, please. So itong salitang ito, ito ang lagi sinasabi o madalas sinasabi natin o ng ibang tao kapag umaabot na tayo sa sukdulan ng paghingi ng isang matinding pakiusap sa isang tao para sa mahigpit din na pangangailangan o tulong. So lagi natin itong nasasabi o lagi natin itong naririnig, ano? Maaring sa mga panonood natin sa TV, sa mga pelikulang napapanood natin o sa mga kaibigan natin o sa mga taong nakapaligid natin, lagi nating naririnig yan. Please naman, oh, parang awa mo na. Maaring may pagkakataon na pabiro, maaring may pagkakataon na seryoso. So ito ay sinisimbuluhan ng sinasabing hopelessness, desperation, pain, tribulation, and sorrow. So may mga pagkakataon, ano, ito po ay palatandaan daw po ng kawalan ng pag-asa, yung pagiging desperado, ng matinding sakit o kapighati ang nararamdaman natin, matinding kahirapan na nararanasan sa buhay, at matinding kalungkutan. So ito po ay nararamdaman natin at base sa mga pinagdaraanan natin sa bawat araw. Ngayon, pag tinignan po natin ito sa Biblia, kung babasahin po natin ang Biblia, ang awa o kahabagan ay isa sa mga magandang katangian ng ating Diyos. Kung ang tao po ay nakakaranas o nagkakaroon ng habag at kaawaan sa isang tao na kaawa-awa, mas lalo't higit ang ating Diyos. Ngayon, kung babasahin po kasi natin ang Biblia, the Hebrew and Greek words translated compassion in the Bible mean to have mercy, to feel sympathy, and to have pity. So, ibig sabihin, pag binasa natin yung word na compassion sa Bible, ang Greek translation or yung Hebrew translation, pag binasa natin, ay nangangahulugan ng sinasabing habag, mercy, sympathy o yung pagkakaroon ng simpatya o yung sinasabing pity o kaawa-awa o pagkaawa natin sa isang tao. According to the Bible, God is a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. So saan po natin makikita yon? Pag binasa po natin ang Psalms chapter 86 verse 15, sabi po dito, "But you, O Lord, are a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness." So makikita natin na ang sinasabing kahabagan o compassion o awa o yung pagiging maawain, ito po ay isa sa mga katangian ng Diyos. At ang sabi nga po sa talatang ito, ang ating Diyos is compassionate. Our God is a compassionate God. He is gracious God. Sobra sa biyaya o labis sa biyaya o siya'y mabiyayang Diyos. Mabagal sa pagkagalit at sumasagana sa pag-ibig at katapatan. So ito po ang katangian ng ating Diyos. So, like all of His attributes, His compassion is infinite and eternal. So, kagaya po ng lahat ng mga katangian ng ating Diyos, no? Yung kanya pong pagiging compassionate or yung compassion ng ating Diyos is infinite and eternal. Meaning, ay walang limitasyon. Pag sinabing infinite,
ang kanyang kahabagan is walang limitasyon, walang hangganan. At pag sinabing eternal, pang walang hanggan. Walang limitasyon ang kanyang kahabagan at ito ay walang hanggan sa ating buhay. His compassion never fails. Hindi bumibigo at hindi nabibigo ang kahabagan ng ating Diyos. They are new every morning. At sa bawat araw, ang kahabagan ng Diyos ay sumasagana at laging bago. So kung babasahin po natin ang Book of Lamentations sa Aklat ng Panaghoy, Chapter 3, Verses 22 to 23, narito pong sinasabi, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness." So maliwanag na sinasabi po dito, no? God basically being merciful means that when we deserve punishment, He doesn't punish us. So pag sinabing ang Diyos natin ay mahabagin, paano ba niya pinakita at i-demonstrate yung kanyang kahabagan sa atin? Ibig pong sabihin, pag sinabing ang Diyos ay mahabagin, ito po ay nangangahulugan na tayo is deserving ng sinasabing parusa because of our transgressions and disobedience. Dahil sa pagsuway natin at dahil sa paglabag natin sa utos at kalooban ng Diyos, we are deserving na magkaroon o makatanggap ng sinasabing kaparusahan. But because of the mercies of God, no, yung sinasabing the steadfast love of the Lord, no, at yung kanyang kahabagan sa kanyang grace, sa kanyang love at kanyang compassion sa atin, sabi po dito, when we deserve punishment, He doesn't punish us. Sa halip na tayo'y parusahan ng Diyos, hindi tayo pinarusahan ng Diyos because of His mercy and love, no? So anong ginawa ng Diyos? In fact, our Lord or our God blessed us instead. Sa halip na tayo ay parusahan, sabi po dito, in fact, God blesses us instead. So, mercy is the withholding of a just condemnation. So, sa halip na hatol ang tamuhin o matanggap natin bilang mga tao, ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos is habag. Yung kanyang galit, imbis na galit ang kanyang maramdaman sa atin, ang kanyang mas pinairal niyang higit ang kanyang kahabagan sapagkat tayo ay kanyang minamahal. At dahil sa tayo ay minamahal ng Diyos, mas higit niyang pinairal ang kanyang biyaya ng kahabagan upang sa halip na parusa ang ating tamuhin, makasumpong pa rin po tayo ng sinasabi biyaya mula sa ating Diyos. So ganun kabuti ang ating Panginoon, ano? Kaya sabi po dito, mercy is the withholding of a just condemnation. Ito yung pumipigil sa matinding paghatol na dapat sana ay gawin ng Diyos. Yung kanyang kahabagan, sa halip na parusahan tayo ng Diyos, mas higit niyang pinairal ang kanyang kahabagan at ito ang pumipigil sa kanyang paghatol para sa atin o pagpaparusa. So sabi po dito, Jesus Christ, the Son of God, exemplified all of the Father's attributes, including compassion. Ibig sabihin, pag sinabing exemplified, ang ating Panginoong Jesus ang nagpakita ng halimbawa kung paanong ang Ama, ang ating Diyos Ama, ay mahabaging Diyos at ito'y ipinakita ng ating Panginoong Jesus. Siya ang nagpakita as a perfect example na sinasabing pagiging mahabagin. So sabi po rito sa John chapter 11, verses 33 hanggang 35. Pag binasa po kasi natin ito, no, sa John 11, 33 to 35. Sabi po dito, nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria pati ang mga Hudyong kasama nito. Sa 34, saan ninyo siya inilibing? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Panginoon, halikayo at tingnan ninyo. Sa verse 35, at ito po yung pinakamaiksing verse sa Bible, no? John 11, 35, Jesus wept or tumangis si Jesus. Ang tanong, ito bang pagtangis ng ating Panginoong Jesus, bunga ng kanyang kahabagan kay Maria, ay dahil ba sa namatay si Lazaro? Ito po kasing tagpong ito, ito po yung tagpo na kung saan si Lazaro, na isa sa pinakamalapit na kaibigan ng ating Panginoong Jesus, ay namatay. Ito po yung istorya sa Bible na kung saan binuhay ng ating Panginoong Jesus si Lazaro. So, baliwanag ang sinasabi sa talatang 33, sa verse 33, na ang ating Panginoong Jesus ay nahabag at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria na kapatid ni Lazaro. So, ang tanong, ang ating Panginoong Jesus ba ay naiyak sapagkat si Lazaro na kanyang kaibigan ay namatay? Well, hindi po.
So ito ay pagpapakita ng kanyang pagdamay sapagkat ang ating Diyos, bagamat alam niya ang maaaring mangyari sa atin sa hinaharap at nalalaman niya ang mga nangyayari sa atin at walang bagay nalilingid sa kanya, bagamat alam niya ang lahat ng bagay, all-knowing ang ating Diyos, pero ito ay pagpapakita na sa kabila na nalalaman niya ang lahat ng bagay na maaaring mangyari sa atin, ay naroon pa din ang kanyang compassion, yung habag at pagdamay. So, ang naging pagtangis at pag-iyak ng ating Panginoong Jesus, sa harap ni Maria, nang makita niya na si Maria ay umiiyak bunga ng kalungkutan sa kamatayan ng kanyang kapatid, ito'y pagpapakita ng ating Panginoong Jesus ng kanyang pagdamay. At ito ay isang katangian ng kanyang ama na ipinakita niya din niya bilang isang halimbawa sa atin na kanyang katangian. So, ito po ay napakagandang halimbawa. So, paano natin matitiyak? So kagaya ng binanggit ko kanina, umiyak ang ating Panginoong Jesus hindi dahil nalungkot siya sa kamatayan ni Lazaro. In fact, alam niya na mangyayari ito. Kaya paano natin mapapatunayan? Sabi po sa John 11 verses 3 and 4, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit. Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Nang malaman ng ating Panginoong Jesus na may sakit ang kanyang kaibigan si Lazaro, binanggit niya mismo at siya mismong nagsabi na yung sakit na nararamdaman ni Lazaro ay hindi ikamamatay. So mismong ang Panginoong Jesus alam niya, hindi nakakamatay yung magiging sakit. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus dito, nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. So ibig sabihin, there's something na pwedeng mangyari sa pagiging may sakit ni Lazaro. At sa maaring mangyari kay Lazaro ay mapaparangalan ang Diyos. Ibig sabihin, alam ng ating Panginoong Jesus na si Lazaro ay may sakit, no, at sinabi niya hindi yan nakamamatay. Pero nabasa din natin ang katotohanan na si Lazaro ay namatay. So bakit? Sapagkat mismong ang magiging kamatayan ni Lazaro ay alam din niyang mangyayari sapagkat binanggit niya dito, nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos. Sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. At ano nga ang nangyari? Nakita natin, pag binasa natin ang John 11, 11 to 13, sinasabi po dito, idinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya. Sa verse 12, Panginoon, kung natutulog lang po siya, ay gagaling siya, sagot ng mga alagad. Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akalang ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. So ang Panginoong Jesus alam na niya ang mga nangyayari o ang nangyayari at alam din niya na kung ano ang purpose ng naging kamatayan ni Lazaro. Actually, binanggit na nga niya, hindi aabot sa kamatayan. Pero bakit namatay? It is simply because sa mga pangyayaring ito, mayroong gustong mangyari ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus at sa pamamagitan ng kamatayan ni Lazaro upang ipakita ang kamanghamanghang gawa ng Diyos sa mga taong hindi sumasampalataya sa kanilang bayan. Hinayaan at pinahintulutan ng Diyos na ang maging karamdamang ito ni Lazaro, bagamat hindi aabot sa kamatayan, ipinahintulot ng Diyos na umabot sa kamatayan upang maipakita ang kanyang kamanghamanghang gawa at kapangyarihan sa mga taong nakapaligid sa kanila na hindi sumasampalataya. Kaya sa puntong ito, pagdating ng ating Panginoong Jesus, sinulubong siya agad ng mga kapatid ni Lazaro, no, at ni Maria. At umiiyak si Maria at maging ang mga tao, maaaring mga kapitbahay ni Lazaro at mga malapiting kaibigan ni Lazaro, ay nagsisipag-iyak. At dahil doon, ang ating Panginoong Jesus, according to chapter 11, 33 to 35, maliwanag na sinasabi ng ating Panginoong Jesus ay nahabag at nabagbag ang kanyang damdamin at tumangis ang ating Panginoong Jesus. So, hindi siya dahil sa nalulukod siyang patay na si Lazaro, kundi naiyak o umiyak o tumangis ang ating Panginoong Jesus bilang palatandaan ng kanyang pakikiramay at pagdamay sa kapighatian ng mga tao. At yun ay isa sa katangian ng Diyos. Hindi siya natutuwa kapag nababagbag ang ating mga damdamin. Hindi siya natutuwa kapag tayo po ay punong-puno ng kapighatian sa ating buhay. At yun ay pagpapakita na ang Diyos ay karamay natin sa lahat ng bagay. Ngayon, sabi po dito,
Ano pa? Bukod dito sa puntong ito, ano pang nangyari? Ipinakita ng ating Panginoong Hesus ang kanyang kahabagan nung kanyang pagalingin ang napakaraming tao na nagsilapit sa kanya na may mga sakit. Sa Matthew chapter 14 verse 14, sabi po dito, pagdating ni Hesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila, kaya't pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. So dito makikita natin ang kahabagan ng ating Panginoong Hesus, ano? At pinagaling niya ang lahat ng mga taong nagsipunta na may dala na mga taong may karamdaman. So dito natin makikita ano pa, hindi lamang ang mga large crowd ang kanyang pinagaling, hindi lang mga maraming tao, kundi maging ang mga individuals na humaharap sa kanya o lumalapit sa ating Panginoong Hesus ay pinagagaling din niya. Makikita din natin niya sa Mark chapter 1 verse 40 to 41. Isang taong may ketong ang lumapit kay Hesus, lumuhod ito at nagmakaawa. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Sa verse 41, pakinggan po natin ang pagkakasabi dito. Nahabag si Hesus sa ketongin, kaya't hinawakan niya ito at sinabi, "Oo, nais ko, gumaling ka." Sa 42, noon din ay nawala ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. So makikita natin dito, hindi lamang large crowds, hindi lang maraming tao, hindi lang kalipunan ng mga tao. Ibig sabihin, hindi lamang siya nagpapakita ng himala o ng kabutihan sa harapan ng napakaraming tao. Alam nyo, di ba, minsan, yung mga hindi natin masisisi, no, at hindi naman po natin nilalahap, may mga politiko nagpapakita ng awa, ng pagiging concern, ng pagiging matulungin, pag nakaharap sa kamera, pagka maraming taong nakakakita. Pero pag may mga individual na taong lumalapit at humingi ng tulong, ay hindi naman talaga tinutulungan. So, ang ating Panginoong Hesus, even sa harapan ng maraming tao or individually may pumupunta sa kanya, pinamamalas niya ang kanyang kahabagan. At dito natin makikita ang talagang napakalambot na puso ng ating Diyos. At sa pamamagitan ng bagay na pinakita ng ating Panginoong Hesus, makikita natin kung gaano kabuti ang ating Diyos. Kaya sa ating unang punto, sabi po dito, draw near and He will draw near to you. Kung tayo po ay naghahangad ng habag at awa, ng matalagang tulong, nangangailangan tayo ng matinding tulong, ito'y makukuha natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating paglapit sa Kanya. Sapagkat ang sabi po dito, draw near to Him and He will draw near to you. Sa natin makikita? Ang sabi po sa aklat ng Santiago, sa James chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. So kanino po tayo lalapit? Sa Diyos. Pero lalapit po tayo may malinis na kamay, may malinis na puso at stable na pag-iisip. Pag sinabi po kasing malinis na kamay, ibig sabihin wala tayong ginagawang masama. Ang kamay ay simbolo ng paggawa. So ibig sabihin, lumalapit tayo sa Diyos habang sinisikap natin na makagawa ng mabuti at makaiwas sa mga bagay na masama. At ano pong sabi po dito, linisin din ang nilalaman ng ating mga puso. May mga pagkakataon po kasi, iba yung ginagawa natin sa tunay na nilalaman ng ating puso. That's why kinakailangan at lalong higit na mahalaga sapagkat ang Diyos ay tumitingin sa puso at hindi sa ating mga physical appearances lamang. Kaya paglalapit tayo sa Diyos, dapat tayo lumapit na may malinis na puso at may malinis na paggawa. Ibig sabihin, ang mga bagay na ginagawa natin ay pawang mabuti at nakalulugod sa Diyos. At ang ating kaisipan is stable lamang na nakatuon sa Diyos, hindi pa bago-bago. So, ano pa? Makikita rin natin ang pangako ng Diyos sa Hebrews chapter 4 verse 16. Binabanggit din po dito na huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Huwag tayong mag-aatubili, huwag tayong magdadalawang isip, huwag nating pag-aalinlanganan na lumapit sa trono ng Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Huwag tayong mag-alala, huwag tayong mag-worry, huwag tayong mag-alinlangan na lumapit daw sa trono ng ating mahabaging Diyos upang makamtan daw natin ang kanyang habag at pagkalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Bisa na isisigaw natin, parang awa nyo na po, Panginoon, maawa po kayo sa amin. Ano? Misa na talaga sa pananalangin natin, talagang misa pag sa sobrang tindi at laki ng problema natin, hindi natin maiwasan talagang halos yun na yung lumalabas sa bibig natin, parang awa nyo na po, parang awa nyo na. So,
Maliwanag ang sinasabi, hindi tayo bibiguin ng Diyos kung tayo po ay lalapit ng tunay at totoo sa ating Panginoong Jesus. Okay? So sabi dito, because of His love for us, God wants us to be with Him. So dahil sa tayo daw po ay mahal ng Diyos, ano? Ang nais ng Diyos ay lagi tayong manatili at lagi natin siyang kapiling o lagi niya tayong kapiling. Diba? Kasi yun ang ganun ng Diyos eh, pag meron tayong minamahal. Sa lahat ng sandali at pagkakataon, gusto natin lagi nating kasama ang mga minamahal natin. At ganun din ng Diyos. Sa lahat ng oras at pagkakataon, ang nais ng Diyos, lagi natin siyang kasama. His mercy is required for that to take place. Ngayon, the problem is, paano tayo makakapanatili sa Diyos? So, para makapanatili tayo sa Diyos, ay kinakailangan at required ang kanyang kahabagan. Bakit? Sapagkat sin separates us from the love of God. Ang ating mga pagsuway, ang ating mga kasalanan, ang siyang nagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At tanging ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pagmamahal o yung kanyang kahabagan, ang siyang nagdudugtong nito sa atin upang sa kabila ng ating pagsuway, manatili tayo sa kanya. Sa kabila ng katigasan ng mga ulo natin, sa kabila ng hindi natin pagsunod sa kanya, mas nangingibabaw ang kanyang habag dahil sa kanyang pag-ibig na nararamdaman para sa atin. Ganun kabuti ang Diyos. Dahil sabi nga, di ba, pag sinabing mercy, habag ng Diyos, ibig sabihin, sa kabila ng tayo ay karapat dapat ng parusahan, mas nangibabaw yung kanyang pag-ibig at pagmamahal at sa halip na parusa ang tinamu natin, pagpapala pa ang binalik sa atin ng Diyos. Because of His compassion, because of His mercy na nararamdaman sa atin dahil mahal niya tayo. Ano pa? Sabi po dito, there is an inseparable connection between God's love and mercy. Hindi po pwedeng paghiwalayin ang pag-ibig ng Diyos at yung sinasabing kahabagan. Nahahabag ang Diyos sa atin sapagkat mahal niya tayo. Mahal tayo ng Diyos sapagkat nahahabag siya sa ating sasapit na kapag hindi tayo lumapit sa Kanya, tayo ay mapapahamak na lahat. Ganun kabuti ang Diyos sa atin, ano? So, paanong ipinakita ng Diyos ang kanyang labis na pagmamahal? Well, alam naman nating lahat ang sinasabi at nakasaad sa John chapter 3 verse 16 na dahil sa labis na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay ikanyang ipinagkaloob ang kanyang sariling bugtong na anak in exchange of us. Kapalit natin na dapat sana tayong parusahan ng anak niya ang nagdusa sa cross. Ano sabi po dito? Jesus laid down His life and became the sacrificial lamb. Siya yung kordero na pinatay para sa atin in exchange ng ating mga buhay. Buhay niya ang naging kapalit para tayo ay mapanatili lamang sa piling ng Diyos so that God's mercy could be extended to us upang ma-extend, maabot tayo ng kahabagan ng Diyos. Ipinagkaloob ng ating Panginoong Jesus ang kanyang sariling buhay para lang maabot tayo ng kahabagan ng Diyos. Ganun siya kabuti. So, that is the ultimate act of God's mercy. Ito yung pagpapakita niya, no? Sa Ephesians chapter 2 verses 4 to 5, sabi po dito, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway, naligtas nga kayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Di ba? Napakaganda. So, number 2, sa ating pangalawang punto. Sa pangalawa at panghuli, we must extend the mercy and compassion of God to others. Nahahabag ang Diyos sa atin. Lahat tayo nagtamo ng kahabagan ng Diyos. Marapat din laman na ang kahabagan ng Diyos ay i-extend din naman natin sa mga tao, sa ibang tao, sa mga mahal natin sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa mga taong malapit sa atin o sa mga taong nakapaligid sa atin. Ine-extend natin. What is the reason ng vlog na ito? Ito ay isang platform upang i-extend sa inyong mga nanonood ang kahabagan ng Diyos na aking tinanggap. Kung paano ako ay pinatawad ng Diyos, kung paano natuklasan ko ang panibagong buhay at ang mabuting buhay sa piling ng Diyos, ito po ay ibinabahagi ko sa pamamagitan ng vlog na ito upang i-extend sa inyo ang pag-asa at ang kahabagan na hatid ng Diyos bunga ng kanyang pagmamahal sa atin. So sabi po dito, we must extend the mercy and compassion of God to others.
ito'y dapat din nating iparamdam sa iba. Kumbaga, kung humihingi ka ng tawad sa Diyos sa mga kasalanan mo, dapat nagbibigay ka din ng pagpapatawad sa ibang tao. Kung humihingi ka ng awa sa Diyos, dapat marunong ka ding maawa sa ibang tao. Hindi puro sarili lang natin ang ating tinititigan at tinitignan. Gusto mo kahabagan ka ng Diyos, pero ibang tao hindi mo kinakahabagan. It is a contradiction. Hindi yun po pwede. Ano sinasabi sa Matthew chapter 22? Matthew 22 verses 36 to 40. Sabi po dito, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. So dalawang utos na ipinagkaloob at sinabi ng ating Panginoong Jesus na pinakamabuting sundin. Ang pangalawa ay ang sinasabing pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Gusto mo patawarin ka ng Diyos? Dapat ganun din ang damdamin mo sa mga taong nagkamali o nagkasala sa'yo, marunong ka magpatawad. So tignan po natin, ano? Ang ating Diyos Ama ay nagpakita ng kanyang habaga o kahabagan o mercy or compassion at ito ay isinahalimbawa ng ating Panginoong Jesus. Kung ano ang kahabagan ng ating Diyos Ama ay siyang kahabagan din ay pinakita ng ating Panginoong Yesus kung paanong ipinakita niyang pagdamay sa napakaraming tao nung siya'y nabubuhay dito sa lupa. At tayo bilang mga Kristiyanong tumanggap sa ating Panginoon na sinasabi ng 2 Corinthians 5:17 nang lumang pagkatao ay wala na at pawang naging bango bunga ng pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Yesus na kung paano ang ating Panginoong Yesus ay may nagpakita ng kahabagan at pag-ibig sa maraming tao, tayo bilang kawangis niya at sinasabing nakikisa sa ating Panginoong Yesus ay dapat magpakita ng kahabagan sa ibang tao. According to 1 Corinthians chapter 11 verse 1, be imitators of me as I am of Christ. Sa ibang translation, imitate me as I imitate Christ, sabi ni Pablo. Gayahin niyo ako kung paanong ginagaya ko si Kristo. So, si Pablo, kung meron man siyang iniidolo, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Hindi ko sinasabing gawin nating idolo o maging idol natin si Pablo. Pero ang sinasabi natin dito, gamitin natin isang halimbawa at panuntunan, ang ginawang panuntunan ni Pablo kung paanong ginagaya niya ang ating Panginoong Yesus sa larangan ng mga katangian. Kung paanong namuhay ang ating Panginoong Yesus dito sa lupa, kung ano ang kanyang mga itinuro at ipinakitang halimbawa na siyang sinusundan ni Pablo na siyang dapat din nating sundan, mga kapatid. Amen? So, kaya kung titignan po natin, ano, sapagkat yung compassion of God, pag sinabing kahabagan ng Diyos, kalakip ng compassion or ng kahabagan ang sinasabing pag-ibig at biyaya. That's why kung tayo po ay mag-i-extend ng kahabagan sa isang tao, dapat nakapaloob din po doon ang sinasabing pag-ibig at biyaya. Kung paanong tinanggap natin ang pag-ibig at tayo ay binyayayaan ng Diyos ng kanyang habag, ito rin ay dapat nating makita o may pakita sa mga tao na nakapaligid sa atin. Hindi lamang tayo puro pakabig, no? Hindi lang puro sa atin, hindi lang puro kapakinabangan natin. Sa halip ay dapat din tinitignan natin ang kalagayan ng ibang tao. Tignan natin ang halimbawa sa mga talata. Sa 1 John chapter 3, verse 17 to 20, ano pong sabi dito? Kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? May kakayahan ka, may mga taong nangangailangan, di ka tumutulong. Ano sabi po dito? Masasabi mo bang umiibig ka sa Diyos? Ano pa? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Ang dali sabihin, mahal mo yung kapwa mo, pero hindi ka man lang makapagpakita ng habag sa ibang tao. Hindi ka man lang makapagpakita ng biyaya, hindi ka mabiyayang tao. Mamaya makikita natin anong ibig sabihin ng mabiyayang tao. Mamaya babasahin natin yung talata. Sa 1 John chapter 4 verse 20, sabi dito, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Ano pa? Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya imaiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Marami nagsasabi sa ating mahal natin ng Diyos eh, pero yung kapitbahay mo lang, di mo magawang ibigin eh. Yung mga manguusig mo, di mo magawang ibigin. Ano pa?
Yung mga nagpe-persecute sa'yo o yung mga taong gumawa sa'yo ng masama, hindi mo magawang ibigin. Yung bang gumawa sa atin ng hindi tama o na mali, nagagawa ba nating ipag-pray? Na ipapanalangin po ba natin? Diba? So, yun na isang bagay na dapat nating makita at ipakita. Hindi lamang sa salita, kundi maging sa ating gawa. Sa panghuling talata. Okay, sabi po sa Luke chapter 6 verse 27 hanggang 38. Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa atin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ng mabuti ang mga napopot sa inyo. Oy, di ba? Madali bang gawin na mahalin ang kaaway? Madali bang gawan ng mabuti yung mga galit sa atin? Ano pa? Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Madali po bang gawin yon? Diba ano pa? Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagawang yung balabal, huwag mo ipagkaitang yung damit. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. So 31, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais nyong gawin ninyo sa kanila. Ibig sabihin, kung ano yung gusto mong gawin sa iyo na ibang tao, ay dapat gawin mo rin sa iba. Gusto mong ikaw ay gustuhin ng ibang tao, dapat magawa mo rin gustuhin ng ibang tao. Kung gusto mong pakitunguhan ka ng mabuti ng ibang tao, dapat makitungo ka rin ng mabuti sa ibang tao. Diba? Ngayon, ano pa sabi dito? Kung ang nagmamahal lamang sa inyo, ang inyong mamahalin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Ang mga makasalanan man ay marunong din magmahal sa mga nagmamahal sa kanila. Ayan ha. Kung ang mga nagmamabuti lamang sa inyo ang inyong gagawa ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Ibig sabihin, hindi lamang yung nakakagawa ng mabuti sa atin ang bibigyan natin ng tulong o gagawa natin ng mabuti. Kumbaga, gumagawa ka ng mabuti sa isang tao kasi gumagawa din siya ng mabuti sa iyo in return. Hindi lamang yung ganun. Maging yung mga taong hindi kayang suklian yung kabutihan natin, dapat gawan din natin at pakitaan ng mabuti. Iyon po yung ibig sabihin nito. At kung ang makakabayad lamang ang inyong pauutangin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Yun lamang ba pahiramin natin yung makakabayad sa atin? Pag hindi makakabayad, medyo ang bigat-bigat ng ating mga kamay sa pagpapahiram. So sabi dito, kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nilang masama at sa pag-asang sila'y mababayaran. 35, sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos sapagat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. So maliwanag ang sinasabi po dito, di ba? Na tayo po ay magpakita ng kabutihan sa mga tao. Bakit? Sapagat ang Diyos, sabi po dito, siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. O nakita po ba natin yun? So kung ito ay nagawa o ginagawa ng Diyos, dapat ginagawa din natin. Kung paano ang Diyos ay nagpapakita ng habag at biyaya sa mga taong hindi nagtatapat sa Kanya, dapat ganun din po tayo sa kapwa-tao natin. Ang pagpapakita natin ng mabuti ay hindi lang sa mga taong gumagawa ng mabuti sa atin, kundi maging sa mga taong hindi nakakagawa ng mabuti sa atin. I-extend natin ang ating pag-ibig, ang ating pagmamahal, at ang ating kahabagan at pangunawa. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hangatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo'y patatawarin din ng Diyos. So napakaganda ng binabanggit dito. Pag sinabing paghatol sa kapwa, ito yung pagtatanggal na natin ng pag-asa sa isang tao. Parang sinasabi natin, yung taong yan, wala nang pagbabago yan. Hindi na yung magbabago. Masamang tao na yan. Kinukondena na natin. So yun po ay mali. No? Sabi dito, patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo patatawarin din ng Diyos. Sa verse 38, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Diba? Kung hanggang saan mo lang pinatawad, inunawa, minahalang iyong kapwa, yun lang din ang panukat na gagamitin sa iyo ng Diyos. So napakalinaw, ano mga kapatid? Kaya dapat po tayong magpakita ng sinasabing kahabagan sa ibang tao. Kung paanong ninanais natin at ninanasa sa ating sarili na tayo ay kahabagan ng labis ng Diyos, ay nararapat din ganun ang maging kahabagang ipakita natin sa ibang tao. Kung marunong kang humingi ng awa, ng tawad sa Diyos, dapat ganun ka din magbigay sa ibang tao. Sapagkat sa panukat na ginagamit mo sa ibang tao, siyang panukat din na gagamitin sa iyo
ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, ano, sa ating panghuli, sa ating bilang summary ng ating pinag-usapang ito. Our God is compassionate God. Ang ating Diyos ay mahabagin at ang kanyang kahabagan ay dala ng kanyang pag-ibig at nabiyaya sa ating lahat. That's why tayong lahat ay nararapat na lumapit sa Diyos sa kanyang luklukan ng kahabagan upang tayo ay magtamo ng habag sa Diyos sapagkat ang ating Diyos ay tunay na mahabagin at maawain lalo't higit sa kanyang mga anak. At makikita rin natin, maging sa mga masasamang tao, ang Diyos ay nahahabag din. That's why, kung paanong dinanasa naman natin na tayo ay kahabagan ng Diyos, the same compassion ang dapat nating ipakita at ibahagi sa mga tao. Mabuti man kay hindi ang ipinapakita sa atin, ang pinakamahalaga, ginagawa natin ng isang bagay bilang pagtupad at pagsunod. At pag-imitate natin sa mga halimbawang pinakita sa atin ng ating Panginoong Yesus kung paanong tayo ay kanyang kinahabagan, minahal, inibig, at binigyan ng walang hanggang biyaya. Salamat sa ating Panginoon. Kaya kung nais natin ng awa, ng kahabagan, humingi tayo at lumapit sa Diyos at the same compassion ang ibahagi natin or i-extend natin sa ibang tao. Okay, so salamat sa ating Panginoon, ano? At nakakatuwa sapagkat tayo'y patuloy na nakapagpapahayag at nakapagbabahagi ng mabuting balita mula sa ating Diyos. Salamat sa Panginoon. Tayong lahat ay manalangin. Panginoong banal, salamat sa kabutihan ninyo. We pray na patuloy niyo pong katagpuin at ingatan ng bawat isa. Humingi po kami ng tawad sa mga pagkakataon, Lord, na kami ay humihingi ng habag sa inyo pero hindi naman namin na-extend yung habag at pag-ibig sa ibang tao. Ang karumihan ng aming mga puso ay hinihingi po namin ng kapatawaran kung may mga pagkakataon na nagiging selfish kami, Panginoon, at nagiging self-centered kami at makasarili na hindi namin tinitingnan ang kapakanan ng ibang tao sa kabila ng aming marubdob na paghingi at paglapit sa inyo ng kahabagan at awa. Panginoon, kung paanong ipinakita niyo sa amin ang inyong habag, ito po ay ilagay po ninyo at i-transfer sa aming mga puso at isip sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. The same thing ay magawa namin at ma-extend namin sa ibang tao na nangangailangan din ng habag at awa mula sa inyo. Kung paanong kami ay kinahabagan ninyo, ito po ay magaya din namin at magawa namin sa mga tao. Hindi lamang sa mga mabubuti sa amin, kundi maging sa mga taong umuusig sa amin, ma-extend namin ang love and grace na ito na mula sa inyo. Panginoon, tulungan niyo po kami, equip us with the power of the Holy Spirit sa kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu na siyang tunay at makatutulong sa amin, Panginoon, upang magawa ang mga imposibleng bagay na ito, lalo digit sa pagpapatawad at pag-ibig sa mga tao na umuusig sa amin o sa mga taong hindi gumagawa ng mabuti laban sa amin. Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa, ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, ang mga viewers at ang lahat ng mga subscribers ng channel na ito. I pray na abutin niyo po sila na inyong mapagpalat, makapangyarihang kamay. Bring them revival, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang apoy ng banal na Espiritu, ang sanglumukob sa bawat isa at ang inyong biyaya, Panginoon. Ang kaaliwan at ang pagtatagumpay na mula sa inyo ay maranasan din ng bawat isa. Kung meron man sa oras na ito, Panginoon, na nasa kalagitnaan ng malaking problema, malaking trouble, Panginoon, sa kanyang buhay, sino man sa mga nanonood sa oras na ito ang nakakaranas ng matinding problema at kapighatian sa kanyang buhay, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, abutin niyo po siya na inyong makapangyarihang kamay at ipagkaloob ang comfort na mula sa inyo para sa kanya. Salamat, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa at ang channel na ito ay patuloy niyo pong gamiting instrumento sa pag-abot sa maraming tao na nangangailangan ng inyong habag at pag-ibig. Purihin kayo, dakilang Diyos, sa inyo pong walang hanggang papuri, parangal at pagluwalhati sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, sa lahat ng ating mga subscribers ay gusto kong i-shout out si Ariel Diniega, no? Ariel Diniega, so salamat sa iyong request. So yung ating cover song na kakantahin ngayon, ito po ay originally composed by Luis Lyle Robles. So shout out din sa sumulat ng awiting ito na ang title ay May Awa Ang Diyos. So yung ating song na i-cover, ang title niya ay May Awa Ang Diyos. Ito po ay requested ni Ariel Diniega and originally composed by Luis Lyle Robles. So shout out sa inyo at salamat sa Diyos
narito po ang awiting ito at nawa po ay maibigan ninyo. Sa Diyos ang papuri at parangal at pagmamalhati. Kalungkutang bumabalot sa aking kalooban, kay hirap, kay bigat ng nararamdaman. Paano kaya ito malalampasan? May bukas pa kayang naghihintay? Sa tuwing tila di na makakayanan pagsubok na aking pinagdadaanan, ang tanging pag-asang pinanghahawakan, may awa ang Diyos, may awa ang Diyos. Sa bawat gabing dumadaan, pagtitiwala sa magagawa ng may kapal, umaasang